Carlo team, Doc Jeff, lahat po na ating department heads, Mama Salome, sa ating PEO, nandito po ang PEO Family IPHO. Ma'am Sally, thank you so much. Sa lahat ng ating manggagawa na nandito nag-assist sa atin. Happy New Year po sa inyong lahat. Masaya ba kayo? Yes! Nakakapagod, no? Physically, kahapon lang ako naka-rest. Oo. Nag-visit ako yesterday. So, yun lang yung day na talagang nasa bahay ako and nag-alaga ng baby. That's it. So, eto na, na-postpone last time kasi ang lakas ng ulan. Well, umuulan pa rin, but rain or shine, ito ay papapala sa ating mga kalalawigan. Nung tinignan natin, nag-ikot tayo dito sa QMC, talaga namang ang laging ayusin, dapat ayusin, no? Siksikan ang ating mga pasyente na for confinement, ang outpatient natin ay kung makita natin, nandoon din mismo sa entrance. So, kahit sino pupunta dito, anong meron dito? Bakit ganito, no? So, lumalaki ang populasyon, dumadami ang kinikater natin na mga pasyente, mahirap ang buhay sa ating lalawigan, mas marami ang pasyente na mahihirap, no? So, katulad ng sinabi ni Dr. Atin, hindi naman dahil tayo ay gobyerno, tanggalin natin sa isipan na hanggang dito lang ang kaya natin gawin dahil tayo nasa gobyerno. Although, very challenging talaga. I remember one time I attended a meeting ng League of Provincial Governors, no, of the Philippines. And marami sa kasama ko doon ay dekada na na pamilya, nagsalinlahi na sila hanggang ako na naging governor. And they were telling me na you get frustrated. Sabi, at the end of the day, mapoprostrate daw ako dahil hindi ko pa rin magagawa ang mga dapat gawin kasi sinasabi na ang pinakamahirap daw na tugunan ay yung pangkalusugan, no? So, ang kwento nila, ginawa na namin yan, lahat-lahat, no? So, ako, wala namang masama na subukan din natin, no? Sabi ko, susubukan ko pa rin na gawin yung kayang gawin, no? So, eto, ayaw natin ng magandang infrastruktura. Ang gusto natin ay sa likod ng magandang infrastructure ay ang magandang serbisyo. As simple as multi-purpose building like Barangay Hall, Health Center in the Barangays, lagi kong ibinibilin yan sa kanila. While binibigyan kayo ng magandang pasilidad, ang pinakamahalaga doon ay yung kalidad ng serbisyo na ating ibinibigay sa mga tao na pumapasok dito. Yun lagi ang ating ilalagay sa ating usut-isipan, no? So, rest assured that the provincial government, together with our Vice Governor, Third Alcala, and Sangguni Ampal Lalawigan members, because they were the one approving all our requests, no, ng budget, na ma-prioritize ito, ay tinutulungan din nila tayo na unawain, no, yung ating mga priorities. Kaya, nung budget hearing, pagka meron silang ini-slush, naranasan ko na yung pag-slash nila. No? Ibig sabihin, pag tinitingnan nila, medyo hindi kakayanin, so you have to defend yung rason bakit ito ay isa sa priorities natin. And I don't know kung alam niyo, first time daw na ang governor ay umattend to defend the budget ng Office of the Governor in history. Wala daw maharap sa Sangguni Ampal Lalawigan na governor. So, ako naman, among with other kahit hindi health-related, education, pangkabuhayan na programs na gusto nating ibigay ay tinutulungan natin yung mga divisions to implement. So, congratulations sa QMC. Itong project na to ay definitely ay ayaw natin. Nakatingin ako sa PEO sabagat sila po ang implementer nito. Ayaw natin na kaka-problema, at the same time ay hindi magagamit, hindi natatapos. So yun ang bilin ko sa kanila. Pag nagko-construct ng building, first floor dapat mapakinabangan, second floor dapat mapakinabangan. Natutunan ko yun dahil engineer ang asawa ko, no? So yun yung mga natutunan ko sa kanya while nung ako ay congresswoman sa district na hindi mabigyan ng 100% na fund ang isang
facilidad, make sure that the initial fund will be utilized doon sa pag natapos siya. So, biniling ko na ito sa kanila at hindi naman malayo ang QMC para hindi ko makita. Pwede na tayo magsimula dahil ano naman to, multi-story, di ba, Ma'am Sally? May basement yata ito, merong... Magagaling na mga nagkawa nito, kayo yata ito eh. Di ba kinonsult po kayo, no? Sabi ko, hindi yata matatapos ang request ng doktor. Wala, tayo magsimula na, puntasyon na muna. Anyway, sabi ko naman kay Doc Jeff, subject to amendment, no? Tama, ang engineer pwede naman, no? Kung may ma-realize tayo along the way na, ah, kailangan pala ganito. But it's a, how many story? Five-story building na may basement. And I believe, ando na, meron na tayong OCTA, ENT, dental, anesthesia for PF evaluation. May diagnostic yata din dito, the basic, the most basic. Pharmacy, tinuturuan kami ng DOH how to do the, para makamero sa mga manggagawa na ilalagay. So, in time, sabi niya, maglagay daw tayo ng pneumatic tube. Oh, social ang QMC. Parang heart center. So, mga ganyan ang kanyang itinuro. Kaya huwag kayong mag-alala, Dr. Sopenia, dahil magkaka-pneumatic tube yata ito papunta doon sa inyo sa laboratory. No, parang extraction and that's it, no? And also the medicines do sa supply kay pharmacy. Parang gano'n ang tinuturo sa amin ng DOH, no? And we have the rehabilitation clinic and the onco unit. So, may oncology unit kasi nakita natin. Matagal pa yung multi-specialty hospital na pinapagawa ng DOH. Mag-start pa lang siya ngayon din. Pero very challenging yung funding namin. So, sabi ko, while wala pa. And alam ko, kahit na maglagay tayo ng onco unit dito, it's not enough, no? Kulang at kulang pa rin ang facility. Katulad ng dialysis center natin, kahit na maglagay pa tayo ng maraming machine, kulang-kulang at kulang, no? So, the solution is to put some dialysis centers in other district hospitals, no? So, yun po ang meron at the total of 6,941 square meters, no? So, hopefully magawa natin ito ng mabilis, no? Like, how many years? Yata nila kayo, ayawan. Basta gagawin nila mabilis. Alam ni Ma'am Celian, ako, mainipin po ako. Kaya, tanong ako ng tanong. And the good news is, also, we'll give you some inconvenience, no? But, tatapusin na, upuan nyo ngayon, until next week, Ma'am Celi with engineer Franco ng DOH, yung rehabilitation ng first floor po. So, magkakaroon ng mga inconvenience. Aligned with the increase of upgrading of the level, no? Level 3 because of the SLSU, College of Medicine. Please tulungan nyo kami. Doktora, alam ko na hirapan sila sa pedya, no? OB, wala tayong OB dito. Kailangan po natin, although we'll find some solutions para lang po. But totoo na, nabigyan ng... chat ng DBM ng fund of operation para makakapag-start ang College of Medicine. Pero ito po ang base hospital. Yun din yung reason bakit gusto nating ayusin yun. So magkakaroon po tayo ng construction dyan sa first floor dahil maglalaki ang inyong ER, lalaki ang inyong laboratory, ang diagnostic centers, medyo lalawa. By floor ang pag-ayos po natin, no? So, please bear with us, no? So, tulungan niyo po kami doon. So, yun lang po. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ako ay nasa ika-ani na. O, kabitong buwan na. Papunta na ako sa ikabutang kabitong buwan. Pero pakaramdam po ay ako'y tatlong kauna na po. So, tulungan lang tayo. Balikatan, hiling ko po sa inyo. Alam ko maraming... mga shortcomings din, may mga ilan din, hindi maibigay ng ospital, ng probinsya, but we're doing our best, no? Para po maisaayos ang lahat ng bagay at maibalik sa inyo sa pamamagitan ng mga incentives ang dapat ibinibigay sa inyo. Lagi naman yon, no? So rest assured naman, pro-employees, no? Ako po ay kasama ng mga manggagawa sa aking mga. So,
to ang mga department heads at nakakatuwa dahil si Doc Jeff naman ay talagang puspusan ang kanyang ginagawa para maisaayos. At alam nyo ba, ang DOH ay all eyes with Quezon Province dahil sa ating mga ginagawa dito, especially sa QMC. At sinasabi nila sa akin na looking forward na makita nila and i-template nila with other provinces that we can actually fix din naman, no? Yung health system natin. So, magkaroon tayo ng health network, health system network, yun ang inaayos ni Dr. Atin. Hopefully this year, makapagsimula kami. Yung ating referral, maisaayos natin para hindi po nagkakagulo. Magkakaroon na kami ng MOA signing with DOH hospitals. So, maaayos na natin ang referral system natin with them, no? Yung specialty para hindi tayo lagi nagkakagulo sa ER, no? So, on the 23rd week, no? May schedule si Dr. Atin na magkaroon na tayo ng MOA with DOH retained and specialty hospitals para ating partners para sa referral system natin, no? So, yun. Tulungan nyo po kami. Yun lang aking request. Please bear with us, okay? Maraming magagandang mangyayari sa ating lalawigan at sa Quezon Medical Center. Maganda umaga po sa inyo.